Living in the most dangerous area of the Philippines, titulo ito ng isa sa mga vlog sa YouTube ng dinukot na Amerikanong si Elliot O'Neill Eastman. They're out here, the streets of Cebu. It's dangerous area. Limang buwan lang naninirahan sa bahay ng Cebuco sa Zamboanga del Norte ang 26 anyos na dayuhan na nakapangasawa ng Pinay. Itong huling bahagi ng Setyembre, sinabi ni Eastman sa kanyang vlog na tila hindi umano siya gusto ng mga tao doon at may nagbantang dudukutin siya. Aminado si Eastman na natatakot siya sa posibleng mangyari sa kanya. Nitong October 17, nakapag-post pa ng vlog si Eastman habang kumakain ng pansit, pero kinagabihan, dinukot na siya. Binaril pa umano sa hita ang biktima matapos pumalag. Ayon sa pulisya, binubusisi na rin ang vlog ni Eastman bilang bahagi ng investigasyon. Hindi pa rin makabuo ng konkretong motibo ang mga otoridad dahil hanggang ngayon, walang kumukontak mula sa mga dumukot at wala pa rin ransom demand. Hindi pa mataya kung inilabas ng Zamboanga del Norte si Eastman. Wala rin direktang indikasyon na sangkot ang Abu Sayyaf sa pagdukot. So far, there is no indication pa na nakatawid po ito ng either basilan or sulupo. But just the same, binabantayan po nila yung kanilang coastal and nag-activate na rin po tayo ng mga border control din po natin to check nga po at siguraduhin na hindi po makakalabas ng within Zamboanga del Norte ito pong ating mga suspects po. Marami mang detalye ang malabo pa sa mga investigador, alam na umano ang itsura at alyas ng 2 sa 4 na armadong lalaking dumukot sa biktima. One of the suspects ay apparently ay wala naman pong takip sa muka at nakita po doon na sinasabing inaayos sa di umano yung isang bangka po doon. So may mga composite artist sketch na po tayo nung ipinakita po itong picture po na ito, even doon sa mga rogues gallery po natin ay na-identify po ng mga witness. So ito po yung naging lead kung bakit na-identify po natin. Nilinaw naman ng PNP na hindi naman direktang kasama ang US Federal Bureau of Investigations investigasyon na bumisita sa lugar nitong weekend. Umalis na rin umano sila matapos mangalap ng impormasyon tungkol sa insidente sa pamamagitan ng kanilang legal attaché. Patuloy ang search and rescue operation ng mga pulis at militar kay Eastman sa Zamboanga del Norte habang inilagay naman sa alerto ang iba pang security forces sa mga kalapit na probinsya para sa posibleng sighting sa Amerikano at sa mga dumukot sa kanya. Michael Delizo, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.